ください。Kahit maigting ang paalala ng pulisya, hindi pa rin nawala sa pagsalubong sa bagong taon ang mga natamaan ng ligaw na bala. 20 kaso ang naitala sa isang ospital sa Marikina. Sa ulat ng Super Radio DZWB, pasado alas 12:30 kaninang madaling araw, dinala sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center ang mga biktima. Isa dyan ang 28 taong gulang na lalaki na tinamaan sa kanyang kaliwang paa. Sa kanang braso naman tinamaan ang 28 taong gulang na babae na taga Antipolo. Inaalam pa kung saan galing ang mga bala na tumama sa kanila. Labing isa ang naitalang kaso ng indiscriminate firing o illegal discharge of firearms nitong salubong 2024. Ayon kay PNP spokesperson Gene Fajardo sa panayam ng unang hirit, Pulis Zamboanga ang isa sa mga sangkot. Nakainom daw ang pulis nang magpaputok siya ng baril sa kanilang barracks kahapon. Nasa kustodya na siya ng PNP na nasabing pulis at maaharap sa karampatang reklamo. Sa buong bansa, naging payapa naman daw sa pangkalahatan ang salubong 2024. Kaugnay naman sa usapin ng seguridad, mananatili raw mahigpit ang pagbabantay ng PNP sa mga pantalan, paliparan at bus terminal para sa mga uuwi na galing sa holiday weekend. Tuloy-tuloy raw yan hanggang sa susunod na linggo. Probably hanggang next week ay naka-heightened alert pa rin po tayo. Opo. Sa NCR, sir, ay magtutuloy-tuloy po yung ating full alert status hanggang matapos po yung mga major events and festivities relating to translation po. Malungkot ang salubong sa 2024 ng ilan nating kababayang nasunugan. Nasa 13 structural fire ang naitala ng Bureau of Fire Protection mula kahapon, bisperas ng bagong taon, hanggang ngayong unang araw ng 2024. Kabilang dyan ang sunog sa 2 bodega sa Barangay Potrero sa Malabon. Balitang hatid ni Bam Alegre. Nagsimula ang sunog alauna ng madaling araw. Agad itinaas ng mga bombero ang unang alarma alauna 21 ng madaling araw. 2 warehouse dito sa compound. Sabi ng isang empleyado ng ikalawang warehouse, mahigit isang oras matapos ang putukan sa pagsalubong ng bagong taon nang mapansin nila ang usok na nagmula sa unang bodega. Wala naman daw silang nakitang apoy ng mga sandaling iyon. At sa pwesto nila, halos hindi naman daw nila tanaw ang kabilang bodega. Pero maya-maya, tinawag na raw siya ng iba pa niyang kasamahan at sinabihan na siyang may sunog. Tumakbo na raw sila dahil mabilis na gumagapang ang apoy at malaki agad. Sinubukan daw nilang apulahin ang apoy sa pamamagitan ng fire extinguisher pero hindi na kinaya. Alas 2:12 na madaling araw, itinaas na ng BFP sa Task Force Alpha. Ibig sabihin, kailangan na ng tulong ng 24 na fire trucks. Ayon sa may-ari ng warehouse na si Gina Epogon, ang mga nasunog, bike parts, gymnastics equipment, gaya ng trampoline, dumbbells at iba pa. Meron ding nasunog na mga gamit ng baby, gaya ng walker, baby slide at kama. Sinabi ni Epogon, naglalaman naman ng mga tela ang warehouse na nasa likuran nila. Ayon sa pamunuan ng warehouse, tinatayang nasa 250 to 300 million pesos ang halaga ng mga natupok. Nung nakita ko, mabilis na po yung apoy. Galing kabilang side po sa garments. Yun, seconds lang po. Mano na yung apoy, tapos dumating po yung amo ko. May dala po kami yung, ano po yung fire, these things this year. Hindi na po kaya yung apoy kasi mabilis po. Wala namang nadamay ng mga bahay sa nangyaring sunog. Patuloy pang inaalam ng BFP ang pinagbala ng apoy. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bukod sa Potrero, Malabon, nagkasunog din sa iba pang lugar sa Metro Manila sa bisperas ng bagong taon. Sa Malabon pa rin, umabot sa unang alarma ang sunog sa isang residential area sa Barangay Pangulo. Wala namang naitalang nasawi o sugatan sa insidente. Sa Barangay Ususan sa Tagig naman, patay sa sunog ang 2 batang edad 6 at 10 taon. 3 iba pa ang sugatan. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Sa Barangay CAA naman sa Las Piñas, 3 bahay ang nasunog. Mabilis kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga bahay. Nagkasunog din kaninang madaling araw naman sa bodega ng mga piyesa ng motorsiklo sa Caloocan. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog at ang halaga ng pinsala. Mananatiling naka-code white alert ang lahat ng ospital at iba pang health facilities sa bansa hanggang January 4. Ayon sa Department of Health, dapat nahanda na rin mag-deploy ng mas maraming staff ang mga ospital kung kakailanganin. May dagdag na mga gamit, gamot at supplies din dapat sa kanilang emergency at operating rooms.
Itinuturing ng DOH ang Pasko at Bagong Taon bilang national event na posibleng magdulot ng mass casualty o 10 o mahigit pang injuries, kaya kailangang itaas ang Code White Alert. Ito na ang mabibilis na balita. Tatlong sugatan matapos mabundol ng SUV sa Maharlika Highway sa Santo Tomas, Batangas. Patawid sana mga biktima ng mahagip ng SUV. Sa lakas ng pagkakabangga, tumilapon sila sa kalsada at nagtamo ng mga sugat sa katawan. Kasalukuyan sila nagpapagaling sa ospital. Ayon sa pulisya, nagkaareglo na ang pamilya ng mga biktima at driver ng SUV. Sa Lipa, Batangas, tatlo rin ang sugatan matapos sumalpok ang isang modern jeepney sa metal barrier sa Ayala Highway. Kwento ng driver, nawalan siya ng kontrol sa manibela. Sinubukan niyang pumeno pero nagka-problema umano ito. Doon na tumagilid ang jeep at nabasag ang windshield. Agad dinala sa ospital ang driver, konduktor at isang pasahero para gamutin. Patuloy ang imbestigasyon. Mga kapuso, patuloy na binabalot ng lamig ang ilang bahagi ng bansa dahil sa northeast monsoon o hanging amihan. Ngayong buwena manong araw ng 2024, 17 degrees Celsius na minimum temperature ang naitala sa Baguio City, 19.6 degrees Celsius sa Basco, Batanes, 23 degrees Celsius sa Kasiguran, Aurora, 23.4 degrees Celsius naman ang naitalang minimum temperature dito sa Quezon City, habang 23.5 degrees Celsius sa Coron, Palawan. Ayon sa PAGASA, apektado ng amihan ang northern at central Luzon, habang easterlies naman ang umiiral sa iba pang panig ng bansa. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin ngayong araw ang malaking bahagi ng Luzon at Mindanao, maging ang ilang panig ng Visayas. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Uulanin din ngayong araw ang ilang panig ng Metro Manila. Sa mga may plano pong umalis, magdala ng panangga sa ulan. Ingat po! Ibinahagi ni Pangulong Bongbong Marcos ang New Year's Resolution ng gobyerno ngayong 2024. Ang New Year's Resolution ng inyong pamahalaan ay ang puspusang pagsisikap upang maggawad ng mahusay at tapat na serbisyo na susi ng pagpaganda ng buhay nating lahat. Sa pagsalubong sa bagong taon, ibinida ng Pangulo sa kanyang video message ang ilang proyekto sa agrikultura, edukasyon at tulong sa mahihirap na nakumpleto noong 2023. Sa isa pang pahayag, nanawagan din ng Pangulo sa lahat ng Pilipino na tumulong sa pagtaguyod sa kinabukasan ng bansa sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan at pagtulong sa mga nangangailangan. Sa pagbati naman ni Vice President Sara Duterte, nais daw niyang magkaroon ng bagong pag-asa, lakas at determinasyon na magsumikap at magkaisa ang bawat Pilipino. Nagbago man ang taon, pareho pa rin daw ang kanyang hangarin na maging payapa at maginhawa ang bawat pamilyang Pilipino. Pasado alas 6 ng umaga kanina, ito ang nakunan kong itsura ng Metro Manila matapos ang pagsalubong sa bagong taon. Halos hindi na makita ang mga maliliit na gusali at bahay dahil sa smog. Mag-alas 6 naman kaninang umaga sa North Luzon Expressway, kapansin-pansin din ang usok sa hangin sa bandang Bukawi at Marilao sa Bulacan. Muling ang nabalot ng sa smog ang ilang bahagi ng Metro Manila ngayong araw. Kaugnay niyan at ipapa sa iba pang lagay ng panahon, makakapanayan natin si Rhea Torres, weather specialist mula sa PAGASA. Magandang umaga po sa inyo at Happy New Year! Yes, so magandang umaga din po sa inyo. Magandang umaga po sa ating mga tagasubaybay at Happy New Year po sa ating lahat. Una po sa lahat, ano yung pinagkaiba ng smog at ng haze? At ano yung naranasan ng Metro Manila kanina? So yung haze po, yun po yung pollution kumbaga nakikita natin, natural na nakikita po sa ating kapaligiran. And hindi po siya ganun kakapalan as compared sa smog. So yung smog naman po, ito na po yung nakikita natin na halos nare-reduce na po yung visibility natin habang po naglalakbay po tayo. So ang difference lang po ng dalawa is pareho po sila pollution, pero mas makapal lamang po ang smog at may components po ng... Mamonitor nyo pa rin sa ilang parte ng Metro Manila itong smog na bumalot kaninang umaga? So currently po, with regards naman po sa content ng atmosphere, ay hindi na po yung sa PAGASA. Pero namonitor po natin yung presence ng thermal inversion
sa atmosphere. So yun po yung dahilan kung bakit mas makapal po yung smog na nararanasan natin dito sa ngayon. And based po sa latest na upper air sounding natin galing sa Tanay Station, ay may presence po tayo ng thermal inversion. Kaya po simula kagabi ay nakaranas na po tayo ng epekto nung makapal, kumbaga, na smog naranasan po dito sa Metro Manila area. Masasabi bang malalang na nararanasan natin ngayon na smog? At hanggang kailan ito magtatagal? So dahil po yung thermal inversion at the same time nangyari po yung putukan kumbaga ng pagsalubong po natin sa bagong taon, mas naging prominent po yung mga kumagausok po na present po sa hangin po natin. Mm-hmm. So ang nangyari po, yung pollutants po or yung components, dry particles po dulot nitong mga paputok, pati na rin po yung pollution sa ating kapaligiran, ay naghalo-halo at nagsama-sama. Kaya mas makapal po siya compared sa normal na nararanasan natin ni haze or smog, kumbaga, dahil po mga nakaraang buwan. So yun okay. Po. Okay. May iba naman po tayo. Ano yung update natin kaugnay ng monitoring sa El Niño? So, based naman po sa ating latest na climate outlook, nakikita pa rin po natin na posible pa rin pong tumagal yung El Niño hanggang sa darating na Mayo this year. And magta-transition po tayo to towards El Niño neutral pagdating naman po ng mga buwan ng Abril, Mayo at June this year din po. Ngayon pong January, ilang bagyo yung posibleng mamuo o pumasok po sa PAR? So, based po sa ating pagtala sa buwan po ng Enero, posible po ang wala or walang bagyo or isa po ang posibleng mabuo or pumasok po ng Philippine Air Responsibility. Dahil po ba rito magiging severe lalo itong ating El Niño? Bagyo po is more on naapektuhan dahil sa El Niño. So okay. Ang behavior po usually ng mga bagyo during time ng El Niño is madalang po silang dumadaan po sa atin or pumapasok po ng Philippine Area of Responsibility. Pero in the event po na pumasok po siya or makaapekto po siya sa atin, ay mas malakas po siya compared sa normal dahil yung pinanggalingan niya ay mas malayo as compared po during ENSO neutral season. Okay, balikan ko lang po yung smog na naranasan natin na kanina. Dito lang po ba yan sa Metro Manila naranasan o sa iba pang bahagi ng Luzon or mga metropolitan area? So based naman po sa upper air sounding dahil yung datos po natin ay galing po sa Tanay ay most likely around areas po ng Metro Manila or Calabar Zone or yung general vicinity po ng area niya. Okay. Dahil nga po sa may naghalong paputok na ito, di ba? At yung fog na nararanasan natin pag madaling araw dahil malamig yung panahon sa ngayon. Yes po, tama po. Okay. Maraming salamat po sa inyo, Rhea Torres, weather specialist mula po sa PAGASA. Tinamaan ng kwitis sa mukha ang isang binatilyong 15 taong gulang sa Maynila. Kwento niya, hindi siyang nagsindi nito at gumamit. Sinindihan ito ng lasing nilang kapitbahay at siya ang tinamaan. Kabilang siya sa mga menor de edad na dinala sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center sa Maynila na biktima ng paputok. Meron ding isinugo doong 10 taong gulang na nasabugan matapos pumulot ng plapla. Sa Northern Mindanao Medical Center sa Cagayan de Oro City, may isang residenteng ginamot matapos sumabog ang kwitis sa kanyang kamay. Sa Corazon Locsin Memorial Regional Hospital naman sa Bacolod City, may 4 na dinala ngayong bagong taon matapos tamaan ng paputok. Sa datos naman ng Center for Health Development Ilocos, 39 na ang biktima ng paputok sa rehiyon. Pinakamarami sa Pangasinan na may 29 na kaso. Sa huling datos ng Department of Health, nadagdagan ng 116 ang fireworks-related injuries sa bansa nitong nakalipas na magdamag. Mayroon na ngayong 231 fireworks-related injuries sa kabuuan. Happy New Year mga mare at pare! Nag-uumapaw sa tensyon at emosyon ang mga bigating handog ng GMA Network pagdating sa drama ngayong 2024. Ang mga latest hatid ni Maring Katatibayan. Mula drama, fantasy, suspense, historical, hanggang sa kilig serye. Kumpleto si Ricardo sa mga handog ng Kapuso Network sa 2024. Magbabalik si Kapuso primetime Queen Maren Rivera sa My Guardian Alien, katambal si Gabby Concepcion. Sa trailer, may paunang silip kay Marian as an alien.
Magsasama naman sina Bea Alonzo, Gabby Garcia at Carla Abellana sa intense drama series na Widow's War. Ika nga, get ready to go to war dahil hindi aatras sa laban ang mga primerang artista. Sa panahon ng digmaan, ano ba ang kaya mong isakripisyo para makamtan ang tunay na kalayaan? Yan ang dapat abangan sa bagong historical action drama ng GMA na Pulang Araw na pagbibidahan ni Barbie Forteza, Sanya Lopez, David Licaco at Alden Richards. Nakita nyo naman, umpisa pa lang, wala pong pinapakita na kahit na sinong karakter sa amin, talaga namang kaabang-abang na. At talagang na-excite kami kahit kami ni na Barbie na gawin namin talaga ito. Iba naman na atake ng drama at story ang maabangan sa Asawa na Asawa Ko with Jasmine Curtis Smith, Liza Lopez at River Cruz. First time ko makatrabaho parehas si Liza Lopez and of course si Miss Jasmine Curtis. Napakahusay, napakagaling. Hindi siya yung typical na agawan seri na alam nila. Kakaibang love story, ma-action, ma-drama, may puso, makapamilya. Ang dami nangyari and excited na ako na mapanood nila. Ano ang gagawin mo para sa minamahal mo kung may kakayahan kang ibalik ang oras bago kayong tuluyang magkahiwalay? Dito iikot ang istorya ng Love, Die, Repeat starring Jenelle Mercado at Cian Lim. Mapapanood ng Love, Die, Repeat at Asawa na Asawa Ko simula January 15. Katatibayan, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tuwing bagong taon, isa sa mga laman ng balita ang mga tinaguriang New Year Baby. Simbolo kasi sila ng pag-asa at ng bagong yugto sa buhay ng kanilang mga magulang. Balitang hatid ni Darlene Kai. Eksaktong alas 12 ng hating gabi, isinilang ang healthy baby boy na ito sa Dr. Josef Abella Memorial Hospital sa Maynila. Meet baby Jaden Rayleigh. Pagod man sa panganganak, bakas ang saya ng inang si Ronaline nang mayakap niya ang sanggol. Hindi lang dahil tinaguri ang New Year Baby 2024 si Jaden Rayleigh, kung hindi siya ang unang anak ng mag-asawang Ronaline at John Michael. Mula pa sila sa GMA Cavite. Bandang alas 7 raw kagabi dinala sa Fabella si Ronaline. Ine-expect po kasi natin na medyo mas mabagal po yung pag-progress ng labor pag mauna pagbubuntis. Pero kung sakali man po, sakto naman po siya sa oras na timing po natin na manganak siya ngayong alas 12 ng madaling araw. Ibang klaseng sakit at hirap daw ang pinagdaanan ni Ronaline habang nagle-labor. Sobrang sakit po yung lalabas na. Tapos ano po, hindi ko na kaya, pero kinaya ko po para kay baby. Pero worth it naman po nung lumabas na si baby, nakita ko siya healthy. Labis daw silang nagpapasalamat dahil 3 taon na nilang sinusubukang magkaanak. Isang ano po, malaking biyaya, blessing sa amin mag-asawa. Sana lumaki siyang healthy, matulungin, magalang at may takot sa maging ang kanyang asawa, masayang-masaya. Sobrang saya po kasi ngayon pa lang po ako nakagantin. Kasi po, tagal po namin mintay po ito. Pati po ng mga magulang niya po. Kaya aalagaan daw nila ang regalong ito na sumisimbolo sa bagong buhay at bagong pag-asa para sa bagong taon. Wish ko lang naman po maging malusog siya. Tsaka yung future niya, gagawin ko lahat para sa kanya, sa kanilang dalawa. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May mga naitala ring sunog sa Cebu bago matapos ang 2023. Ayon sa ulat ni Jose Anthony Inso ng Super Radio Cebu, umabot sa unang alarma ang sunog sa isang establishmento sa Cebu City kahapon ng umaga. 7 istruktura ang nadamay. 6 na pamilya ang naapektuhan. Isang lalaki ang nagtamo ng first degree burn sa ilang bahagi ng kanyang katawan. Umakyat na sa 40% ng mga PUV sa Metro Manila ang consolidated o nakasali na sa kooperatiba matapos may mga humabol sa deadline niyan kahapon. Ayon yan kay Office of Transportation Cooperatives Chairman Jesus Ferdinand Ortega sa panayam ng unang balita. Sa buong bansa naman, 70% na raw ng mga PUV ang consolidated. Base sa naunang datos ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, as of December 29,
nasa 35% lang ang consolidated sa Metro Manila. Bagamat lumipas na ang deadline kahapon, pwede pa rin daw pumasada hanggang January 31 ang ilang hindi nag-consolidate. Yan ay kung wala pa sa 60% ang consolidated sa mga ruta nila. Pagdating naman ng Pebrero, posibleng magbigay ng special permit ang LTFRB sa mga consolidated na operator para saluhin ang mga rutang walang masyadong nag-consolidate. Ayon kay Ortega, may paraan pa raw para hindi mawala ng trabaho ang mga tsuper na hindi consolidated. Yung mga driver operators na hindi nag-consolidate, eh definitely pwede natin silang magbiyahe. Matali yung mga drivers po. Pwede po yan sa low-in ng mga operators na nag-consolidate. So, magkakaroon pa po sila ng chance na magkatrabaho. World peace, yan ang hiling ni Pope Francis sa pagtatapos ng 2023. Pagkatapos pangunahan ng pagdarasal ng Angelus, pinagdasal ng Santo Papa ang Nigeria kung saan mahigit 100 tao ang nasawi sa patuloy na iringan sa pagitan ng mga herder o mga nangangalaga ng mga hayop at mga magsasaka. Ipinagdasal din niya ang mga biktima ng pagsabog na isang fuel tanker sa Liberia kung saan halos 40 ang namatay, 2 bago magpasko. Inalala rin ni Pope Francis si Pope Benedict XVI sa kanyang death anniversary kahapon. Maraming kapuso natin ang nakamiss sa GMA New Year Countdown na nagbalik sa Mall of Asia matapos ang ilang taon ng COVID restrictions. Kaya may mga maagang nag-abang sa live performances. Yan ang latest na hatid ni Nico Wahe. Matapos ang 3 taon, sa wakas, nagbabalik ang GMA New Year's Countdown. Gaya ng dati, sa Mall of Asia pa rin yan ginanap. At mukhang maraming Kapuso fans ang nakamiss niyan sa dami ng naki-New Year sa mga Kapuso stars. Maraming fans ang maaga pa lang ay talagang pumila na para makakuha ng magandang pwesto. Gaya ni Juzane na alas 9 pa lang daw ng umaga ay nasa venue na para pumila at makita ang kanyang idol na si Kaylin Alcantara. Galing pa siyang Pampanga. Hindi pa po nakakapunta dito, first time ko po. Tapos, gusto ko pong makita si Kaylin. Sobrang idol po! Si Janice naman, gustong-gustong makita si Miss Universe Philippines Michelle Marquez D. at Limitless star Julian San Jose. Alas 3! Kasi mahaba! Ano po kasi traffic pag alas 5 na? Kailangan maaga. Bago ang salubong, nag-perform muna ang ilang Sparkle artists gaya nina Julian San Jose at River Cruz, Miguel Tan Felix at Isabel Ortega, Kaylin Alcantara, Sanya Lopez, Andrea Torres, Faith Da Silva, Michelle Marquez D, Ken Chan, Christian Bautista, Sofia Pablo at Allen Ansay at marami pang iba. Ayon sa kanila, na-miss nila ang pagpe-perform sa GMA New Year's Countdown. Masaya, grabe. Napakaraming tao and naramdaman namin na talagang after the pandemic, talagang sabik na yung mga tao na alam mo yung mag-celebrate ng countdown, ng sama-sama. Napapasalamat kami kasi dito nalang napili mag-New Year sa Samoa, kasama ng mga namin, mga GMA artists. Sobrang saya. First time ko na-experience yung ganitong live ulit sa SMOA. And grabe, sobrang saya experience. Excited ako kaagad for next year. Si Sanya, talagang na-miss daw makasama sa New Year sa lubong ang mga Kapuso fans. Super happy talaga kami. Actually, kaming lahat excited para dito. Nakakatuwa na makikita naman natin ang buong Mall of Asia punong-puno. Ganon din si Christopher Martin. Hindi pa pinakaabangan ko eh. Twin hearts pa lang kami. Kami mga twins. 16 pa lang ata ako, nagka-countdown ako. Sobrang nostalgic yung feeling kasi this is the first time ulit na nakapag-ano ko in a sobrang daming taon. Sobrang ito pa rin yung feeling talaga, sobrang dami pa rin natin mga Kapuso na sumasabay-bay. Happy naman ang first-timer sa countdown na si Rabia Mateo. Super happy kasi at least diba, after the pandemic, parang it's giving us hope na everything is almost back to normal. Siyempre, kailangan pa rin natin mag-ingat, pero yung entertainment industry, nakakabawi na siya. And seeing all of the people out there celebrating their New Year with hope in their hearts, na sana mas maganda pa ang salubong ng 2024. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Sa isla ng Boracay, sinalubong ng mga turista ang bagong taon. May ulat on the spot si Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Kim? Tina, Happy New Year! Naging makulay at maingay ang pagsalubong sa 2024 dito sa isla ng Boracay. Sa halip na magpaputok, nag-ingay ang mga bata gamit ang torotot sa beachfront habang naghihintay sa New Year's countdown. Pagsapit ng alas 12 ng hating gabi, nagliwanag at napuno ng makukulay na fireworks ang kalangitan. Makikita ang saya at pagkamangha sa mukha ng mga bisita. Sama-sama ang mga magkakamag-anak at magkakabarkada. Ang kanilang biyahe para makarating sa isla, sulit daw dahil sa memorable ang kanilang New Year experience. Maliban sa fireworks display, isa sa mga kakaibang paraan ng New Year celebration dito sa Boracay, ang party sa ilang bar. Narito po ang panayam natin sa ilang turista. So far po, ito yung pinakamasayang New Year experience po namin. Ano natin sabi? Ang ganda po ng fireworks display. Amazing. I have been abroad for a lot of New Year's Eves, but this was really great. The fireworks were fantastic. They lasted ages. They were really spectacular. Love the vibe. Tina, kasabay ng pagdagsa ng mga turista habang nag-e-enjoy sa mga iba't ibang mga aktibidad, mahigpit naman ang pagbabantay sa seguridad ng PNP personnel na nakadeploy sa iba't ibang bahagi ng isla. Yan ang latest mula dito sa isla ng Boracay. Tina? Happy New Year at maraming salamat, Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Samantala, nababahala raw ang mga foreign minister ng ASEAN sa tumitinding tensyon sa South China Sea na posibleng makaapekto sa kapayapaan sa rehiyon. Kasunod yan ng sunod-sunod na palitan ng akusasyon ng Pilipinas sa China matapos ang mga insidente ng harassment sa West Philippine Sea. Ayon sa ASEAN foreign ministers, dapat maibalik ang tiwala ng mga bansa sa isa't isa. Kailangan din daw magtimpi at iwasan ang mga aktibidad na posibleng magpalala sa tensyon. Binigyang diin din nila ang halaga ng mapayapang dialogo sa pagsusulong ng katatagan at kooperasyon sa rehiyon. Patuloy rin daw sinisikap ng ASEAN na makabuo ng epektibong code of conduct sa South China Sea na alinsunod sa international laws, kabilang ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Libo-libong deboto ang dumalo sa Walk of Thanksgiving procession ng Itim na Nazareno sa Maynila. Halos 2 oras, prinosisyon ang Nazareno nitong Sabado bago na ibalik sa Quiapo Church. Naging maayos naman ang daloy ng prosesyon at walang naitalang kaguluhan o aberya. Kabilang sa mga dumalo sa prosesyon ang ilang deboto na natupad daw ang hiling dahil sa pagdarasal sa Nazareno. Naging makasaysayan ang 2023 sa larangan ng sports sa Pilipinas. Mula sa pole vaulting hanggang sa football, hindi nagpadaig ang ating mga atleta sa international stage. Balitang hatid ni JP Soriano. Nitong 2023, itinodo na ni EJ Obiena ang lundag at binasag ang record ng pole vault sa Pilipinas at Asia. Kaya ikalawa na siya sa ranggo ng mga pole vaulter sa daigdig. Ang ating Gilas Pilipinas nagpakitang gilas. Sa group match ng 2023 FIBA Basketball World Cup, nilampaso nito ang China at nakakuha ng slot para mag-qualify sa 2024 Paris Olympics. At sa 19th Asian Games, hinirang ulit ang Gilas bilang mga hari ng basketball sa Asia. Koronang 1962 pa natin huling nakuha. Kumamada rin na mga ginto sa Asian Games si EJ Obiena sa athletics, pati sina Margarita Ochoa at Ani Ramirez sa jiu-jitsu. Makasaysayan din ang 2023 para sa Philippine Women's Football Team na sa unang sabak nila sa FIFA Women's World Cup ay naka-isang goal. At sa 32nd Southeast Asian Games, ikalimang pwesto ang Pilipinas na may 58 goals. Pero nabahiran din ng isyo ang ilang atletang Pinoy. Si Obiena, inakusahan ng doping o paggamit ng performance-enhancing drugs, aligasyong mariin niyang itinanggi at binawi rin kalaunan ng nag-akusa.
si Justin Brownlee naman, nagpositibo sa isang bawal na substance bagamat di nakaapekto sa gold ng Pilipinas sa Asian Games. Bago naman matapos ang taon, sinubaybayan ang duelo ng Intramuros at Mendiola sa NCAA Season 99 Men's Basketball Finals. Nanaig ang San Beda University Red Lions kontra Mapua University Cardinals. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Taas kamay ang mga may natira pang lumpiang Shanghai mula sa medianoche. Yang munting lumpiang Shanghai na yan, nilagyan ng iba't ibang flavors o palaman at ginawang negosyo ng isang madiskarte nating kababayan sa Caloocan. Ang kwento niya, tunghayan sa mainit na balita, hatid ni Darlene Kai. Sa kantong ito ng Noli Street Corner, Julian Felipe, Barangay 6, South Caloocan, patok na patok sa mga mamimili ang tinitinda ni Kuya Darwin. Level up daw kasi ang aakalain mong simpleng lumpiang Shanghai. Siyempre, ayoko magsawa yung tao. Dinagdagan ko ng dinagdagan yung flavors niya. Kaya ganyan-ganyan ngayon, dumami na siya. Naging 10 flavors na siya. Ang pinakamabili talaga, ang giniling isda, saka yung manok. Siya pasok na pasok sa panlasa ng Pilipino. Malinamnam siya. Talagang ano siya sa panglasa mo. Pwede sa kanin, pwede pang papak. Ang sarap. Malutong na malutong. Bagong luto. Ang kanyang ideya nagsimula pa raw noong pandemic. Kinailangan na raw niyang mag-isip ng papatok na negosyo na pasok sa panlasang Pinoy at abot kayang halaga. Meron akong dalawang almusalan. Kasama yan sa isang putahe ko. Isang flavor sampo, giniling. Naisip ko yung lumpia, i-online. In-online ko yan, in-order ng mga tao. Hinahatid-hatid ko sa mga bahay-bahay. Pero hanggang sa nung nagluwag, naisipan ko na gumawa ng maliit na cart. At dahil sa kanyang tiyaga, ngayon, apat na ang kanyang pwesto. Halos doble raw ng puhunan ang kinikita niya. Sa puhunan namin na 7,000, lumalabas yung 7,000 namin ng 12 hanggang 13,000 na doble. Umaabot raw sa 2,500 na piraso ng lumpiang Shanghai ang kanilang naibibenta sa loob ng isang araw. Si Ruby, paulit-ulit na raw bumibili sa lumpiaan ni Kuya Darwin. Ito nga ang potluck niya sa school fellowship ng kanyang anak. Masarap siya. Tapos yung puro kasi yung laman, hindi yung kagaya ng ibang lumpia na puro balat. Yung mga giniling isda, malalasahan mo talaga siya. Bukod sa masarap, mura din siya. Minsan, sobrang haba ng pila. Maliban sa iba't ibang flavor ng lumpiang Shanghai, meron ding jumbo lumpiang toge. Pinaka-bestseller namin dyan kasi toge. Kasi nagugulat sila, bakit ganun kalaki? Sa halagang 10 piso. May fishball din na gawa sa tuna sa halagang piso. Yan naman po, inaisipan ko naman kasi marami nga akong nabibiling tuna na ginagawa namin isda. May mismo sobra na tuna, napag-isipan ko na gawing fishball naman. Ayon ni Darwin sa mga nais magnegosyo at kumita, hindi naman kailangan ng malaking, malaking halaga na puhunan. Basta kahit maliit lang, basta matyaga ka. Yan ang diskarte. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Abisala mga mare! Nagkita-kita na ang mga 2016 sangre at mga bagong tagapangalaga ng apat na brilyante sa Encantadia Chronicles sangre. Parang gusto ko magpayan. Parang mas gusto ko magpain. Magpahangin nga muna kayo. Siya lang mga sis. Sa pasilip noong Kapuso Countdown to 2024, party mode na sina Danaya, Pirena, Amihan at Alena na ginampanan noon ni Nasanya Lopez, Glyza De Castro, Kylie Padilla at Gabby Garcia. Nakisaya naman ang mga bagong tagapangalaga na sina Tera Adamos, Flamara at Dea na gagampanan naman ni Bianca Umali, Kelvin Miranda, Faith Da Silva at Angel Guardian. Abangan ang Encantadia Chronicles Sangre sa GMA soon. Kung ang ilan sa bahay nagpaingay para sa bagong taon, ang iba naman sa theme park nag-ingay habang nag-e-enjoy sa mga ride. May ulat on the spot si Ian Cruz.
Ian. Yes, Tina, pamilya at magbabarkada yung patuloy na nag-e-enjoy dito sa Enchanted Kingdom ngayon ngang bagong taon. Mapa-extreme rides man yan, Tina, o mapa-kiddie rides, talaga namang enjoy ang lahat sa kanilang pagsakay. Ito nga sa isang theme park dito sa Santa Rosa, Laguna. Isa sa mga narito ngayon ang pamilya ni Myla Mangrobang na galing pang Tarlac. Ang ibang kaanak naman nila ay dito naman sa bahagi ng Laguna nagmula. Kaya higit to sa pagsasaya, mahalaga raw ang bonding nilang magkakaanak ngayong bagong taon. At isa nga sa inaabangan dito yung fireworks na magaganap mamayang alas 8 ng gabi hanggang 9 p.m. Bukas itong theme park, kaya naman inaasahan hanggang mamayang hapon ay marami rin ang magtutungo dito para nga mag-enjoy at mag-bonding kasama ang mga kaibigan at kanilang pamilya. Kanina naman, papunta tayo dito sa Santa Rosa, doon sa South Luzon Expressway ay mabilis pa ang daloy ng trapiko at umaasa tayo na hanggang mamaya na patuloy yung pagbabalikan ng mga nagbakasyon sa probinsya pabalik na Metro Manila ay patuloy na maging mabilis ang daloy ng trapiko sa bahagi ng SLEX. Yan muna ang latest mula rito sa Santa Rosa, Laguna. Happy New Year sa iyo, Tina. Happy New Year at maraming salamat, Ian Cruz. Tuloy ang bakasyon ng ilang taga General Santos City at Sarangani. Fully booked na ang ilang resort doon. Pero inaasahan pa rin na mas marami pang turista ang bibisita ngayong unang araw ng 2024. Lalo na ng mga gusto magpahinga at magbakasyon. May mga nakatalaga rin tauhan ng Philippine Coast Guard para matiyak ang seguridad. Rafi, Tina, dagsana ang mga turista mula sa iba't ibang bahagi ng bansa dito sa Baguio City upang dito ipagdiwang ang bagong taon. Sa Baguio City, piniling mamasyal ng mag-anak ni Jenny Tonggol mula Angeles City, Pampanga para sa selebrasyon ng bagong taon. Maaga silang nagtungo sa Burnham Park para makaiwas sa traffic at dagsa ng tao. Gusto raw nilang maranasan ang malamig na temperatura sa City of Pines. Dito rin sinalubong ni Christian presentasyon mula Pasay City ang bagong taon kasama ang kanyang mga churchmate. Ipinagpapasalamat niya ang naging biyaya na natanggap niya sa nakalipas na taon. Isa na rito ang kanyang pagkakapasa bilang professional licensed teacher. May mga ilang turista ang maagang namasyal sa Lion's Head. Hindi raw kompleto ang kanilang pamamasyal sa Baguio City kung hindi makapamasyal sa pamosong Lion's Head. Samantala, pasado alas 11 kagabi nang matapos ang misa para sa New Year's Day sa St. Joseph Parish sa Baguio City. Dito muna dumagsa mga tao bago nagpunta sa Burnham Park upang masaksihan ang magarbong fireworks display ng lungsod. Excited na inabangan ng mga kapuso ang makulay na fireworks display na nagningning sa kalangitan. Ayon sa tala ng PNP, umabot sa mahigit 10,000 na katao ang nakisaya at inabangan ang fireworks display para sa New Year's countdown. Rafi, Tina, as of 5 a.m., umabot sa 17 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City. At as of 7 a.m. naman, dagsa na rin sa iba't ibang puok pasyalan ang mga turista. Ipinatupad na rin ang coding scheme mula 7 a.m. hanggang 7 p.m. dito yan sa Central Business District. At ayon naman sa Baguio City Police Office, generally peaceful ang naging pagsalubong ng bagong taon. At ngunit nakaantabay naman sila sa para sa ligtas na selebrasyon ng bagong taon. Patuloy ang kanilang pag-ikot upang matiyak ang kanilang seguridad, lalo na sa mga turista na nagdidiwang ng bagong taon. At yan muna ang latest, Rafi, Tina. Maraming salamat! Claire Lacanilao ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. At dahil bagong taon na, may bago na rin akong goals para sa sarili ko. Totoo ba? Oh, ano yan? Mas maging healthy. Oh. Ayun, no? Kasi copy-paste ako dyan. Copy-paste. Nasa edad na ba tayo ng ganun? Oo. Alam mo naman, mas matanda ako sa'yo. At saka yung isang goal ko, mas pumayat compared kay Aubrey Karampel. Ay, oo. Oh. Nakuha na niya yung goal niya pagdating sa kapayatan. Nakuha ko na yung mama na lang. Yung mama na lang yung goal ko. Ayan din ako. Ayos. Ang mga netizens kaya, ang sabi ko anong goals nila ngayong 2024. Ang goal ni Angeline Rompe ay makapag-ipon para makapagpatayo siya ng sariling sari-sari store. Para naman kay Luis Marian Maurera, target niyang makakuha ng award sa lahat ng kanyang subject. Goal naman ni Lance Ventura na alagaan ang kanyang sarili ngayong taon. Mag-iipon din daw siya para sa emergency. Para naman kay Letlet Mendoza, gusto niyang mas mapalapit pa sa Diyos
at masunod ang kalooban ng Maykapal. O mga kapuso, makisali sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may nais din kayong maibalita sa inyong lugar, mag-PM na sa Facebook page ng Balitang Hali. Ito po ang Balitang Hali, bahagi kami ng mas malaking misyon. Rafi Tima po. Sa ngalan ni Connie Season, ako po si Tina Panganiban Perez. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv. Thank you.